Sige nga, punta kang gitna ng ano, EDSA, stop rin traffic doon. Paano kung painto yung nakahinto na nga eh? Ang dapat mong sinabi, pabilisan. Pabilisan ang traffic. Let traffic flow. So ano, inahamon kita kay Boli, pahinto mo nga ang probinsyano. Kailan mo ba gustong mapaistop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, pwede ka. Wala naman kong pakialam doon sa probinsyano yun. But the challenge is accepted. Baro hindi ako magsasalita. Hintayin ko na lang. Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano, abangan nyo yan. Stop! Gaganyan ka lang. Napahinto mo pala ang ano eh, Lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. So kayo, pag kayo nasa entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network ninyo masyadong sikat, think about helping humanity. Think about being an example to others. Think about being an example to the next generation. Kaya ako, wala akong kinikilingan na tao. Alam niyo bakit mahal ko si Bossing Vic Soto, pati yung programa niya Eat Bulaga. Tingnan ninyo ang ginagawa nila para sa tao. Hindi nila ipinapatutsada. Gumagawa sila ng mga paaralan. Tinutulungan yung mga nandoon sa mga barangays. Kaya in-invite ko sila dito. Mahal ko siya at ang kanyang programa. Na yan ay magpapatuloy kahit kailan pa man. Kasi may pagtulong sila sa kanilang kapwa. At ako, sa kanilang mga jokes, natatawa ako kasi mga humor na maganda. Pero ang example nila sa sangkatauhang Pilipino, napakaganda. Hindi ka bastusan, hindi kalokohan, hindi yung pagyurak ng mga odor ng mga tao, hindi yung pahihiya ka, nagtatawanan ka, at your expense, gagawa sila ng joke. So hindi pagpapalay ng Diyos ang mga ganong mga klase. Kaya si Boss Vic Soto, mahal na mahal ko yan at ang kanyang mga ginagawa para sa masang Pilipino. So kung manunood man kayo ng entertainment, eh nandiyan yung kapupulutan natin. Kung yung iba dyan, eh, wala na akong masasabi sa kanila. Pero yung challenge mong yun, hindi lang ako nakarinig noon, hindi ang Diyos nakarinig noon. So, hindi kita hahatulan. Hihintayin ko na lang kung ano ang kalalabasan ng challenge mo.